Pag hindi una ang Diyos sa buhay mo, palagi kang nag-alala, at ang pag-alala, equivalent yan mga kapatid sa hindi pagtitiwala sa Diyos. Wala kang kumpiyansa sa Diyos. Ang pag-alala, insulto sa Lord yun, na parang walang Diyos na nag-i-exist. Nag-alala ka pag wala kang pera, nag-alala ka kapag wala ng laman ang bigasan. Nag-alala ka na yung ipon mo ay pawala na. Nag-alala ka sa mga pangangailangan nyo. At nag-alala ka minsan sa mga bagay na hindi dapat ipag-alala. Kaya ang pag-alala, kapag palagi nagpe-penetrate sa isip natin yon, nagkukos sa atin ng fear. Kakaroon tayo ng takot. Kaya nga may mga nagsasabi na fear of the unknown. Natatakot ka sa mga bagay na wala pang nangyari. Sabihin, advance tayo mag-isip sa mga bagay na negative. Nag-alala po tayo sa darating na buwan o darating na taon na ito, may darating na panibagong variant. Natatakot tayo kapag yung pangulo na ating pinili ay hindi manalo. Kumbaga, you are now in control and God is not in control. Nawawala yung pagiging makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin kapag po tayo nag-alala. Kaya remember this, mga kapatid, ang pag-alala ay isang kasalanan. Now, pansinin ninyo, bakit blessing? Ang tao na inuuna ang Diyos sa buhay niya, you are free from worries. Lahat ng mga nag-alala, sigurado hindi una Diyos sa buhay nila. Una pagkain sa kanila. Hindi yan nagpipray. Hindi yan nagsisell group. Late yan pag pumunta sa simbahay. Kasi malaga sa kanya, dapat magtrabaho ako, dapat may makain kami. At yan ang klase ng mga tao, worried yan everyday. Pag hindi una ang Diyos sa buhay mo, matik yan, may mga takot sa buhay mo. Kaya iba dinadaan sa alak, dinadaan sa paninigarilyo, kasi hindi una ang Diyos eh. Akala madagdagan ang kita kapag nagsugal. Yung pala mali ang inuuna sa buhay. Pag ginawa mo ang Diyos na number 2, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpipray, hindi ka nagsisell group, binabasura mo yung mga training process, kasi may gusto kang unahin sa buhay mo. Pero tandaan po natin, this is the power of Matthew 6:33. Kapag hindi una ang Diyos sa buhay mo, marami kang takot, marami kang pangamba, at hindi mo nakikita, nadideceive ka na, nini-neglect mo lahat ng gawain ng Lord. Kaya ang buhay mo puno ng worry. So, ang mga tao na ang Diyos ang una sa buhay, makikita mo yan, walang kabalisahan yan. Pagising mo pa lang sa umaga, paanong hindi ka mag-alala? Utak mo, Diyos agad ang una. Diba? Pag hindi Diyos ang una sa buhay mo, pagising mo sa umaga, problema agad na sa isip mo. That is why there is blessing of putting God first in your life. You are free from worries. Wala kang pangamba, wala kang pag-alala, wala kang takot. What's the secret? Because you put God first in your life. May sakit ka, may naramdaman ka, hindi ka natatakot. Bakit? Pinag-pray mo na sa Lord yun. And you are ready, Lord, pagalingin mo ako dito, naglilingkod ako sa iyo. Ngunit kung ito ay hindi man gumaling, alam ko, Panginoon, may purpose ka. Wala kang takot, mga kapatid. Hindi ka takot mamatay. Hindi ka takot magutom. Hindi ka takot kung mawalan ka man ng gadget. Hindi ka takot. Wala kang kinatakutan. Because you put God first in your life. And that is the blessing of a person who put God first. Be careful how you think. Tingnan nyo ito ha. Sinasabi mismo ng Proverbs natin. Be careful how you think because your life is shaped by your thoughts. Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, tayo po ay talagang kinakausap ng Panginoon na yes, merong 70,000 thoughts na pumapasok sa ating kaisipan, pero mag-iingat ka kung saang thoughts ka magdudwell because it is shaping your life. Ibig sabihin, ang mga thoughts natin at ang mga mindset natin ay may tremendous ability to shape your life. Naniniwala ba kayo na yung mindset ninyo ay makakatulong para ma-achieve nyo yung tranquility and peace? Nakakatulong yan. I mean that our mindset has the potential na makapagbigay sa atin ng confidence. Unfortunately, karamihan ng mindset that we have, inherited. Namana natin. Posibleng sa magulang natin, sa lolo't lola natin. Sino sa inyo agree may mga ginagawa kayo sa buhay ninyo na namana ninyo mula pa sa inyong mga magulang? Hindi naman po lahat ng namamana natin ay nakakasama. May mga namamana naman tayong nakakabuti. Amen? May mga values, may mga character, and even way of thinking na nakakatulong sa atin. Pero hindi rin po lahat ng mga na-inherit nating thinking ay nakakatulong o nagiging pagpapala po sa bawat isa sa atin. In fact, some of the thoughts that we have inherited can be hurtful in our lives. Pero gusto ko lang sabihin ngayon pa lang that your history doesn't have to determine your destiny. That who you were doesn't necessarily reflect who you will become. That you can change your life by changing the way you think. If you change the way you think, you will change the way you feel. If you change the way you feel, it will change the way you respond. And if you change the way you respond, it will change the way you live.
That makes sense? Ang Diyos natin ay may ability na baguhin ang ating buhay. Correct? Tingnan niyo si Gideon. Si Gideon takot na takot. From a scared Gideon to a military leader. God can do that to you. Na from a stuttering Moses to become a spokesperson of our Lord. Ibig sabihin, God can transform, God can change your life as long as we change our thinking. Some thoughts and some thinking galing sa magulang natin, but some thoughts, watch this, ay galing sa ating pain. Na minsan dahil tayo ay nasaktan sa nakaraan, yung way of thinking mo ngayon ay epekto ng sakit na naranasan. Pare-pareho talaga yung mga lalaki na yan. Hindi na ako talaga mag-open ulit kasi the moment na nag-open ka before, hindi ka nila pinansin. Hindi ka nila pinakingga. Kaya ngayon, medyo hesitant ka mag-open, hesitant ka magbukas ng yung bibig kasi epekto ito ng sakit na naranasan mo in the past. Some mindsets na ito ay pwedeng tinanggap mo na sa sarili mo na hindi na ako aahon, I am worthless, wala akong halaga, I don't matter, this relationship is not going to work out, hindi na bubuti ang aking mga anak, hindi na mawawala ang virus na ito. Ang dami nating thinking na pwedeng resulta ng mga suffering na ating naranasan in the past. Napansin niyo ba mga kapatid that sometimes your thoughts can be self-abusive? And I believe with all my heart, a lot of Christians nowadays are suffering because their minds are oppressed in bondage. Kaya nga po ang text na binabasa natin sa Colossians chapter 3, ang sabi doon, dahil kayo ay kay Kristo na, set your minds and your hearts on things above, not on the earthly things. Bakit ang sabi ni Apostle Paul, namatay na kayo eh, sa lumang pagkatao, at ang buhay nyo ngayon ay binubuhay na ninyo para kay Kristo. Kristo. So to put that in the context, ang culture kasi ng mga taga-Colossi, o yung sa Colossians, ang culture nila, they were serving a pagan god at sila ay punong-puno ng immorality sa kanilang kultura. Pero dahil nakakilala sila sa ating Panginoon, ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, alam kong ang background ng story ng buhay ninyo, mga pagano ang sinasamba ninyo, ang mga gawin ninyo ay gawi ng mga pagano, at ang sinasamba nyo ay mga Diyos-Diyosan at puno ng immoralidad ang inyong mga ginagawa. Pero dahil kayo ay namatay na kay Kristo, yung dominion at authority ng kasalanan wala na sa inyo. Yung sinasabi ni Apostle Paul, namatay na kayo doon. Wala nang kapangyarihan yung lumang pagkataon ninyo. So sinasabi ni Pablo, huwag niyong hahayaan na ang nagdidikta ng desisyon ninyo ay yung mga bagay na dati pa din. Ay yung mga bagay na earthly pa rin at makamundo pa rin. Instead, set your hearts and your minds on things above. Kumbaga, magbago ka na ng focus kasi si Kristo meron ng ginawa sa puso mo. Na kung dati puro galit, puro pagmumura, puro filthy languages, pag-iinggit, pagsisinungaling, malisya, at kung ano-anong mga bagay ang laman ng isip mo, ang sinasabi ni Pablo sa kanila, ngayon, set your minds on things above. Maging compassionate. Magkaroon ng humility, kindness, and gentleness. Kumbaga mag-cultivate kayo ng values that are from above, not from below. E di ba, Pastor, ang Diyos natin sovereign? Yes, God is in control. Yes, God is in control, but He will not take control of your mind. Okay ba yun? Hindi porkit God is in control, ay kukontrolin ng Panginoon ang paraan ng ating pag-iisip. At tayo po bilang mga Kristiyano, if we really want na i-take control yung ating pag-iisip, napansin nyo ba yung isip natin kung saan-saan lumilipat, kung saan-saan na pupunta? Eh kung saan-saan na eh, nag-overthink ka na. Tapos, ang katwiran pa natin, may insomnia ako. Pero actually, that insomnia can be a cause of your overthinking. Hindi pa nangyayari, iniisip mo na. What if tomorrow? What if tomorrow? What if ganyan? What, ang dami nating what if? What if hindi niya akong pansinin? What if? Pero lagi ko nga tinuturo sa inyo mga kapatid, ang mga Kristiyano, hindi what if ang thinking. Ang Kristiyano, even if ang thinking. That even if things will not go my way, I will believe in the Lord and I will still believe in my God. It takes a lot of faith to take control of our minds, lalo na po sa era at age natin. Set your mind. Control it. Ano ba ibig sabihin, Pastor, ng controlling your mind? Ano ba ibig sabihin? Telekinesis ba kami dyan, Pastor? Tititingan. What we mean when we say control your thoughts is to controlling your thoughts means you influence the way you live. Hindi ibang tao nag-i-influence the way you live. Kundi ikaw mismo ang nagsiset. Ito ang standard, ito ang ginagawa ng Panginoon. Kasi ang isip natin deceptive. Napansin niyo ba? Napansin niyo to ha? Ito napansin ko lang habang pinaprepare ko to. Napansin niyo ba na hindi niyo na maalala kung ano yung sinuot niyo kahapon? Pero yung trauma 15 years ago, fresh pa rin sa'yo hanggang ngayon.
That's interesting, isn't it? I find it fascinating na ang dali nating makalimutan yung sinuot nating kahapon, pero yung trauma, yung sakit, 5 years ago, pag naalala mo, fresh na fresh pa rin hanggang ngayon. So I realize, I don't know if you agree with me, what you focus, you magnify. Pag lalo mo siyang tinitingnan, lalo mo siyang pinofocus, lalo siyang sumasakit, lalo siyang nagiging masugat, lalong humahapti. Sabi ng Roma chapter 8 verse 6, so letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Wala na mas ililinaw ito, kapatid. Actually, sa ibang translation, if you allow the flesh to govern your mind, it will lead to death. But if you will allow the Spirit to govern your life or to govern your mind, it will lead to life and peace. Sino sa inyo gusto nyo ng peace? Gusto nyo ng joy? Gusto natin ng kapayapaan? Yes! Kaya nga mga kapatid, kung meron man akong gustong sabihin sa inyong malinaw na malinaw, eto lang, take control of your thoughts. Importante yan. Bakit, Pastor? Kasi kinukubkob ni Satan ang kaisipan mo, wala kang kamalay-malay, at ayaw mong lumaban. You can fight for your sanity. Now, even our perception of reality could be not a reality anymore. Napansin nyo, ang ganda-ganda naman, ba't tingin nyo sa sarili niya, pangit? Payat naman. Pero ang tingin nyo sa sarili niya, pag tumitingin sa salamin, ba't ang taba ko? Saan? Kung mataba ka, ano pa ako? Kung pangit ka, ano ako? Wala nang pag-asa? Hindi na kayang kuhanin ng ligo at dasal? Ano na lang? Inakaw na ng kaaway yung perception mo ng reality. Hindi mo na makita ang tunay na realidad kasi punong-puno na po ng kasayungalingan. At tatandaan nyo ito ang sabi ng scripture, the battleground is in the mind. Ang labanan natin, mga kapatid, ay nasa ating kaisipan. That's why the way you see God, the way you think about God, it really matters, kasi si Satan gagawa siya ng kasinungalingan, at yung kasinungalingan na yun magkikreate ng isang certain feeling, at yung feeling na yun magkikreate ng way of life. Na pag inugat mo, saan galing? Deception. Kaya yung fear na aggravate. Tumitindi lalo yung takot mo. Tumitindi lalo yung anxiety mo. Tumitindi lalo yung takot mo sa future. Tumitindi lalo yung insecurity mo sa iyong katawan. Bakit ano nangyari? May mga kasinungalingan na nilagay ang kaaway sa iyong isipan. Kaya kailangan mong tanggalin ang lahat ng bagay na yan. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Everybody read that with me. Fix your thoughts on what is true. Fix your thoughts on what is honorable. Fix your thoughts on what is right, what is pure, what is lovely, what is admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Question. Read that again. Read that again. Sinabi ba, kapatid, na fix your thoughts on your insecurities? Why are you focusing on your insecurities? We all have our insecurities. Ganda-ganda ng mukha mo, napapansin mo yung tigyawat mo, alit, pabukang liwayway pa lang. Ina-abort mo na. Sabi ni Apostle Paul, think about what is true, honorable. Ibig sabihin, think about the eternal things. Huwag ka hindi sa fear, hindi sa worst case scenario. And think about it, si Apostle Paul mismo nagsasabi nito na ang thoughts niya ay punong-puno ng anger and hate bago siya maging Christian. But he met Jesus and his mind were transformed. Nabago ang kanyang kaisipan kasi nakilala niya ang ating Panginoong Hesus, na dati ang kanyang focus ay galit, patayin ng mga Kristiyano. Ngayon siya na mismo ang nagsasabi, fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is admirable, what is lovely. So our goal, ang pinapanalangin natin sa Lord, bigyan mo ko ng quality thinking, quality mind. Talagang yung way of thinking ko, Lord, is something that will help me, something that will help me mature, and something that will help me grow. Fix my thoughts, Lord. Sino-sino nyo naniniwala kaya kayong palayain ng Panginoon sa lahat ng bagay na nag-o-oppress sa ating kaisipan, lahat ng trauma, lahat ng depression, lahat ng anxiety na kumukubkob sa ating kaisipan, at masasabi natin, Lord, maraming salamat kasi alam ko, papalayain mo ang aking kaisipan.